Magandang umaga po sa ating lahat. Ano nga ba itong Kaiser Long-Term Care? Ano po? My healthcare plus insurance at investment. Renewal is guaranteed, fixed premium for 7 years, may 4-way insurance coverage up to long-term care healthcare plan, term life, accidental death and dismemberment, waiver of installment due to death, waiver of installment due to permanent and total disability. All unused health fund accumulates with interest, the return of premium up to 85% of the contract price for non-utilization during the paying period. Okay, iisa-isahin po natin yan para sa kabatiran at pagkakaunawa ng marami. Okay, sa mga nagtatanong po, gusto po nila ng video na tungkol explanation tungkol dito sa Kaiser Long-Term Care. 3-in-1 Kaiser Long-Term Care Investment. Ano po, bakit sinabing ito ay isang napakagandang investment? Kasi nga, ito po ay focus sa healthcare. Ano po? Alam nating lahat na kailangan natin at mas marami sa population ng mga Pilipino, lalo na sa mga nasa abroad, ang walang ipon sa healthcare. Ano po? Siyempre yung insurance, napakahalaga nito bilang protection natin at para sa ating pamilya. Ano po? Yung investment side, kailangan nating mag-ipon, kailangan nating magsimula o nagsimula na dapat tayo 10 years back or 20 years back, pero ngayon ang second time na dapat tayo ay makapagsimulang mag-ipon. Ano po? So basically, ito po ay complete financial plan. Bakit? Kapag ikaw ay kumuha ng Kaiser o nagsimula sa Kaiser, tatlo na agad ang nasasagot o nabibigyan ng solusyon. Ano po? Lahat tayo ay gustong magsimula, pero napakaganda kung ito ay tumutugon sa tatlong pangunahing pangangailangang pinansyal ng isang tao. Ano po? Siyempre, kaya tayong lahat ay karamihan sa atin, tayo ay nag-abroad, para gusto nating mabigyan ng mas maayos na buhay ang ating family. So ito po ay the complete financial plan dahil sumasagot ito sa tanong na what if I die too soon? Who will take care of my family? Yung pong insurance value ay maibibigay natin sa pamilya. Ang susunod na tanong, what if I get sick? Who will take care of me? At least kahit papaano, ikaw ay nakapagsubi para sa iyong tatandang sarili. Ano po? Yung healthcare fund ay magagamit mo to access healthcare, lalo na sa atin. Ano po? Karamihan sa mga nagkakasakit, lalo na kapag mahirap ang buhay, ay hindi na nakakapunta sa mga ospital para maka-access ng medical help. Ano po? What if I live too long? Hindi ka nagkasakit, hindi ka namatay, pero ikay tumanda. Hindi ka na nagtatrabaho, retired ka na. So ito po ay nagiging investment o nagiging savings mo na time will come, ito po ay magwo-work para sa iyo, meaning tutubo yung ating sinave. So 'di ba, kaya po napakaganda, ito po ay tinatawag nating ipon na walang tapon. Sumasagot sa tatlong pangunahing tanong o pangunahing financial needs nating mga tao. Ano po? Kailangan natin ng life insurance to protect ourselves dahil maraming nakadepende sa ating income. Ano po? Lalong-lalo na kung tayo yung breadwinner. Kailangan natin ng healthcare kasi syempre, di ba? Kapag tayo ay bigay ng bigay, hindi na tayo nagtitira sa atin. Sa panahon ng pagkakasakit, masasaktan lalo tayo kapag hindi tayo makahingi ng tulong sa mga taong nakadepende sa atin. Kaya kailangan bayaran natin o magsubi tayo ng konti para sa ating tatandang sarili. Ano po? At syempre, ang solusyon para sa susunod na panahon, diga po, ay ang pag-iipon. Kahit paunti-unti ang simula, pero sa long term, iyan po ay dadami. So napakaganda, isang product pa lang, tatlo na agad ang nasusolusyonan nito. Ano po? Okay, kasi alam natin sa Pilipinas po, 'di ba? Pag tinanong ka, paano nyo po o sa reception, pupunta ka sa ospital o kahit sa ang clinic, tatanungin po sa atin, paano nyo po gustong bayaran ang inyong medical bill? Ito po ba ay HMO or cash? 'Yun lang po ang tanong pag nasa
public hospital tayo, tatanungin tayo na ano po ang gusto nyo, paano nyo po isisettle ang bill nyo. Ito po ba ay HMO, charity, or cash? Ano po? So, pag wala tayong HMO o Health Maintenance Organization or card na tulad nito, syempre dun tayo sa cash. Kapag wala po tayong cash, syempre dun tayo sa may HMO ba tayo. So, wala tayong HMO, wala rin tayong cash. So, ang tendency, pupunta tayo sa charity. Madalas, kung masakit na o umaatake na yung sakit mo, pipila ka muna kasi may pre-approval na kailangan at may mga alam naman natin yan na common na nangyayari sa atin. Ano po? So, napakaganda. Healthcare, insurance, and investment. Ano po? 7 years paying lang po ito. 7 years tayong magsisave, pero 20 years tayong binibigyan ng protection. Yun pong lifetime coverage ay syempre optional. Hanggat merong fund na tumutubo sa ating plan, ano po, may chance tayong maka-access ng basic healthcare. Ito po ay mga preventive healthcare sa atin, mga pa-check-up. At saka kapag may sakit na, edi syempre, yung curative healthcare, kung anumang klase ng health medical needs na kailangan natin, maa-access natin. Ano po, when you get sick, it is your health fund. When you don't get sick, it becomes your savings that accumulates interest over time. And when you live too long, it becomes your retirement fund. Napakaganda, diga po. So, nag-iipon ka ng maliit, paunti-unti, over the period of 7 years, pero alam mo na kapag ikaw ay nagkasakit, may peace of mind ka, hindi tayo mauuwi sa pangungutang. Kasi meron kang card. Ano po? At saka, 'di ba, kapag hindi tayo nagkakasakit, hindi tayo sumasakit ang ulo kasi ito po ay long term. Ibig sabihin, pag hindi nagamit, no problem. Nandyan lang siya. Ano po? So kapag tayo ay nabuhay ng mas matagal, retired na, tapos okay pa, hindi ka pa namamatay, syempre salamat naman. Ano po? So meron tayong another source of income or at least man lang yung healthcare fund. Diga po? So ano yung mga advantage? Alam natin na hindi naman natin maiiwasan na pag-usapan o hindi natin maiiwasan na maranasan ang pagkakaroon ng sakit. Lahat yan. Ano po? Ngayong kabataan natin, hindi pa tayo nagkakasakit, pero diba, di natin alam sa banda paroon. Ano po? So napakahalaga talaga na bigyan nating pansin. Ang kapartner po ni IMG sa healthcare o sa pagpo-promote ng healthcare ay itong tinatawag na Kaiser Long-Term Healthcare. Pag sinabing long-term healthcare, kahit hindi nagamit, nandyan lang yung ating naisubi. Ano po? So syempre may healthcare, may insurance at may investment. Yung pong healthcare side, isa-isahin natin, four-way insurance, isa-isahin natin. At ano yung investment side na ino-offer nito? Okay. Ito po ay may ang Kaiser eligibility po ay may mga bracket. Ano po? Basic sa edad natin, basic eligibility, ibig sabihin kapag ikaw ay gustong magsimula tapos ikaw ay gusto mo lang doon sa basic plan sa edad mo, pwede po. Bakit? Ang target po natin dito ay maintindihan ng kahit na minimum wage earner na mga Filipinos na pwedeng mag-ipon kahit magsisimula muna sa maliit. Ano po? Over the period of time, kapag nakatapos ka ng isang plan, pwede mo naman siyang dagdagan. Pero ang pinakamahalaga ay magsimula. Ano po? So anyone sa atin, sa ating family, na 10 years old to 40, pwede pong magsimula K-45 or K-50. Ano ibig sabihin? Yung K po, plan type yun, K-45, meaning 45,000. K-50, 50,000. Pag ikaw naman ay 41 na, until 50, pwede kang magsimula sa K-60, meaning basic yan sa iyong edad. Ano po? Pag ikaw naman ay 51 na to 60 years old, hindi ka na pwedeng magsimula sa K-45 kahit yun lang ang iyong kaya o gusto, di ka po? Ang basic sa'yo, pag 51 years old to 60 ka na,
ay K-75. Pero kahit ikaw ay 10 years old, 36 years old, 25 years old, basta below 40, may hanap buhay, maalwan, gusto mong mag-save, pwede ka pong pumili ng mas mataas na plan. Diga po. So basically, ang kagandahan nito, may healthcare, may life insurance at investment. Diga po, ang healthcare, life insurance and investment ay lahat ay uri ng proteksyon. Hindi mo intention na ngayon gamitin sa susunod. So nagkakaroon ka ng ipon para sa iyong tatandang sarili. Diga po, napakaganda. So again, 10 years old to 60 years old, pwede pong kumuha ng plan. Ano ang mga dapat tandaan dito? Siyempre yung term insurance value, accidental insurance value, ano yung posibleng maturity na to, ano yung paano bayaran, monthly, quarterly, semi-annual, annual is spot cash. So, iba-iba. Ano po, pwede tayo magsimula sa monthly. Pero syempre, kapag annual, bukod sa 6 na taon na lang after ka makabayad ng annual, meron po itong discount. 2 buwan na discount sa 1 taon. So, para ka nagbabayad ng 10 months lang. So, maganda rin consideration, nakatipid ka na, na-secure mo na yung protection mo ng 1 year. And then, iisipin mo, okay, magsusubi na ako dahil ako ay may next year and all. Ano po? So, napakaganda pong ibigyan ng consideration ito at bigyan ng priority. Ano po? So, bigyan natin ng, check natin yung iba't ibang areas. Ano po? Ito po ay Ultimate Kaiser Health Builder, ang tawag. 7 years of payment. Lifetime of coverage. Yes po, totoo po yan. Isang beses ka lang kukuha, basta panatilihin na active ang policy, ito po ay lifetime ang coverage. Ano po? Ang example ay yung plan type. Ito yung mga ginagamit na mga terms dito. Ano yung plan na gusto mong simulan? Yun yung plan type. Installment amount, ito ay annual. Ang pinili niyan mode of payment ay annual. Contract price, meaning yung buong pera na galing sa bulsa mo for the period of 7 years to pay. Ano po? So, sa particular plan na ito, 411,750. So, yung annual payment niya, ito, may discount na yan. Ano po? So, yung division o period na dapat nating i-consider dito sa Kaiser Long Term ay 1 to 7 years accumulation period o paying period. Nagbabayad pa lang tayo. Ang susunod na period ay 8 year to 20th year. Extended period, hindi na tayo nagbabayad, pero tayo ang binabayaran. Diga po, kasi particular, tumutubo ang particular amount nung ating na-save, nung ating naibayad. Doon naman sa 20th year, maturity period na yon, magde-decide tayo, kukunin mo ba total, iti-terminate mo yung plan mo, or pababayaan mo lang siya for your long-term care period. Para, di ba, long-term care meaning sa susunod, baka magkasakit ako pag 60 na ako, so okay lang na nandyan pa. So, napakaganda. Ano po? At pag syempre, pwede rin ang kuhain ng kalahati, the, retain the half of your fund. Pwede rin yun. After nun, makaka-decide ka, okay, after 20th year, meron na akong pampacheck up and access to healthcare. Diga po, napakaganda ng benefits niya. So, nagsisave tayo ulit. Basic ay sa birthday natin, pwede tayong magsimula ng basic. Pero syempre, kung titingnan natin at kaya ng budget natin, pwede tayong magsimula sa paraan na maayos yung ating amount ng sinisave para sa ating healthcare. Ano po? So, ang isa pang napakaganda dito ay yung benefits. 1 to 7 years, nagbabayad ka pa lang, hindi pa fully paid ang iyong plan, meron ka ng benefits. Ano po? Pag nakabayad tayo ng 1 taon o annual payment o premium, yung yearly physical exam po ay libre dahil po tayo ay plan holder. Yung palinis, simpleng pabunot, libre yan. Hindi yan inaalis dun sa ating nailagay na fund. Ano po? So, nakakagaan ng dibdib na iisipin, ikaw mismo sa iyong sarili ay may pampagamot. Tapos yung pagpapacheck up ay libre na. Pwede ka rin magpalinis ng ngipin, di ba? Madalas, ang nangyayari, ultimong yung annual physical check-up mo, ini-ignore mo. Kasi kahit pa paano, sabihin natin, 500 to 1,000, di ba? May pamasahe ka pa papunta sa center, sa ospital o sa clinic. Tapos kakain ka pa sa labas.
So, iisipin mo, ay, annual physical exam, okay lang yan, wag na lang. Magsusuob na lang ako. Diga po, samantalang kung ikaw ay may healthcare plan, iisipin mo na ko, walang problema yan. Every year, ako ay nagpapacheck up. Dahil, ako naman ay libre. Diga po, so mas magaan, mas nakakakita ka ng option at malinaw na may solusyon ka. Kapag kailangan mo namang makita, ano ba yung mga physical status ko ngayon. Okay? Maganda po, di ba? Palinis ng ngipin, nakakagaan din niya ng puso at saka isip. Ano po? Ultimong yung magpalinis ng ngipin, para yung nagpa-pedicure at nagpapasalon eh. Di ba? Yung dental care natin, maganda. Nakakagaan ng isip at puso yan at katawan. Pag sinabi mo na okay, galing ako sa dental, napacheck natin yung kalagayan ng ating ngipin at saka syempre yung dental health natin, di ba? Dental hygiene. Napakaganda po rin yan. Can you imagine na fresh siya dahil ikaw ay plan holder? So another source na nagkakaroon ka ng peace of mind. Habang ikaw ay may income, nakapag-save ka, tapos sa susunod, i-enjoy mo na lang. Ano po? Lalo na kunwari, ikaw ay mahilig mag-mall, punta ka sa mall sa Manila, naman may mga Kaiser Healthcare Center doon or Medical Center. Pwede ka na doon. Or kapag ikaw naman ay nasa probinsya, may mga accredited na hospital, di magpapacheck up ka doon. Di ba? Nire-recognize naman tayo. So maganda na kahit man lang doon muna, sa benefit na yon. Aba, napakagandang benefit na. Ano po? Habang binabayaran mo pa lang, may benefit ka na. At ito pa, 1 to 20th year, ikaw po ay protected. Ibig sabihin, may certain period, depende sa plan type mo, may insurance value. Ibig sabihin, in the event of death, 4 na area yung insurance feature. Ano po? In the event of death, yung base sa pinili mo na plan, kunwari dito sa K100, may 45,000, 450,000 yan na life insurance value. Okay? Kapag tayo ay nawala, may protection instant money na ibibigay sa family. Kung accidental naman yung pagkakamatay natin, basta napatunayan at natanong, nakapag-provide tayo ng papers, diga po, yung insurance value sa term life ay nagiging doble. So, for sure, ang ating family ay makapagsisimula ng maayos. Diga po, kahit sila ay naiwan natin. Yung permanent disability, syempre kumuha ka ng plan dati pa, tapos nagkaroon ka ng permanent disability, after confirmation at verification, pag napatunayan nila na hindi mo na kayang magbayad dahil sa total and permanent disability na kalagayan mo, nawi-waive po, hindi na babayaran yung susunod. Kunwari, 2 years, 3 years ka palang nagbabayad, may remaining 5 years ka pa or 4 years ka pa na bayarin. Tapos nagkaroon ka ng, syempre, aksidente, tapos nagkaroon ng total and permanent disability. Hindi na po babayaran yung ano. So, di ba, nakagkakaroon ka ng peace of mind that whatever happens, kung ano yung mga uncertainties na mangyari, meron kang option kasi meron kang inihanda. So, napakaganda. Ano po? Ano pa? Waiver of installment due to death iyon. Ano po, yung waiver of installment due to death, hindi na rin babayaran. Waiver of installment due to permanent and total disability, hindi na rin babayaran. Diba? Yun pa lang ay napakagandang benefits na. Kasi in the end of the day, nung wala ka pa nito, wala ka kahit ano. Ano po? Or meron ka man, ay di wala ring healthcare. Sa may nagtanong nga po sa akin, ma'am, ay ano bang mga benefits niyan? Healthcare lang or insurance lang ba 'yan? Ito po ay hindi insurance lang. Ano po? Ang pangunahing pong benefit na kinukuha natin dito ay ang paghahanda para sa ating healthcare. Kasi nga base sa pag-aaral, base sa result ng number of population at saka po syempre sa outcome, bakit ang daming mahirap sa Pilipinas? Dahil po, hindi tayo nakakapaghanda. Yun ang bottom line. Ano po? Hindi dahil sa OFW tayo ngayon o tayo ay pabongga. Kundi, isa tayo sa population ng mga tao na kailangan na magsimulang maghanda. Hindi para kanino, kundi para sa atin. Ano po?
So, mas detalye, depende sa iyong kailangan, depende sa plant type na gusto mo at kaya ng budget, pwede niyo po akong i-message. Ano po, nandito rin po ako sa Qatar, OFW din po ako na gaya ninyo. Okay, napakaganda po ng plan na ito. Ito po yung sample na period. Ano, meron ka ng mga benefits na magagamit, binabayaran mo pa lang. Meron ka ring benefits na magagamit after mong mabayaran, binabayaran ka ni Kaiser sa pamamagitan ng tubo o growth ng iyong pera, pero meron ka pa ring benefit. Inpatient at outpatient na pwede nang gamitin si card. Ano po? Pwede na rin sa maternity. Tapos yung lahat ng pre-existing, meaning na meron ka ng sakit na yan, bago ka pa kumuha ng plan. Ano po? Covered na rin. So, ang difference lang yan, 1 to 7 years habang binabayaran natin si plan, common naman yan, hindi covered yung pre-existing. Kasi po, ito po ay long term. Ano po? Hindi po ito short term. Kapag sinabing short term, healthcare, kapag ikaw ay first time kumuha ng card, hindi pa rin naman covered ang pre-existing. Kahit short term. Meaning short term, yearly binabayaran, nawawala yung pera kapag hindi nagamit. Pero kahit first time mong kumuha ng short-term health card, hindi mo pa rin po magagamit sa pre-existing. Kailangan may subscription ka sa kanilang HMO, short-term HMO, ng at least 12 months. So, ibig sabihin, kailangan magsimula tayo last year pa. Diba? Yun po. So, very important yun. Kasi yun pa lamang contestability period ay it takes time na eh. Kasi kailangan isang taon ka na nakabayad o member, no, o HMO na yun. O policy holder ng HMO na yun. Diba? So, napakahalaga yun. At normal. Lalo na itong long term. Kasi po ito ay 7 years to pay. Hindi po ito intention na gamitin agad. However, kung kailangan at wala kang ibang option, wala kang short term na HMO, hindi ka sa Qatar nagkasakit. Diba? Sa Qatar, maa-access natin yan. Pwede tayo ng libre kasi may Hamad card tayo. Pero kung sa Pilipinas, nagbabakasyon ka tapos wala kang short-term healthcare, pwedeng gamitin pero hospitalization pa lang. Meaning, na-confine ka, pumasok sa ospital at in-admit. 1 to 7 years, makabayad ng 1 year, pwede nang gamitin. May limit. Bakit limit lang? Kasi nga binabayaran mo pa yung plan. Ano po? After mabayaran ang plan, kung magkano yung capacity ng iyong plan type, pwede nang gamitin yon. Pre-existing or your dreaded diseases. Dreaded diseases, long-term ang gamutan na kailangan. So kung alam natin na may history tayo sa family ng long-term na gamutan, syempre po, yung plan type na pipiliin natin, applicable do sa ating pangangailangan. Diga po, ibig sabihin, kung hindi pala tayo nakapag-ipon dati pa, tapos tayo ay may posibilidad na magkaroon ng dreaded disease. Diga, sa family may history, may ganyan, or may nararamdaman ka na ngayon, may pre-existing ka na ngayon, eh, iintindihin po natin, okay, ang health fund na kailangan ko ay malaki pala. So, mga ganyan po ang consideration. Ano po? Yung investment side, kung anong plan type ang kinuha mo, 10% noon ay nagko-compound yearly over the period of time hanggang maturity. Pag matured na, mamimili ka na. Good as cash na yan. Long-term care benefits is based on the plan type, di ba po? Kung basic ang iyong kinuha sa birthday mo, ay di basic plan, yun ang iisipin mo na, oh, okay, kaya pala maliit yung benefits ko kasi maliit pa yung plan. Pero ang sabi ko nga, pwede tayong magsimula sa basic, pero pwede ulit tayong kumuha once na nabayaran na natin. Di ka po, habang inaantay natin ang maturity ng una nating plan, pwede ulit tayong kumuha ng isa pa. Kasi hindi naman yan, hindi bawal ang kumuha ng isa pa. Kasi syempre, depende pa yan sa ating financial capability. Ang pinakamaganda po, pag hindi nagamit ng 1 to 7 years, may bumabalik na bonus para ka lang talaga nag-save. 70% to 85% of the premium, ibig sabihin yung binayad mo, ay bumabalik sa'yo. Diga po, 1 year or yearly or annual payment, syempre, nandun ka sa mas mataas kaysa sa 70. Pag monthly ka, dito nandun ka sa 70. Babalik kapag walang utilization. Di ba, napakaganda? At saka isa pa, lalo na doon sa mga tao na nasa abroad, hindi naman tayo nagkakasakit or mga kabataan pa. Ano po? Yun. Hindi nagkakasakit 1 to 7 years?
para lang talaga tayong nagsisave. Okay, lagi itong tanong ng marami, ano pong gagawin after po ng mag-mature? Ano? Three options, withdraw everything on the 20th year. Good as cash nga eh. Kuhain mo na, terminate the plan. Wala ka ng medical, ano, wala ka ng HMO, ano po. Or yung pangalawang option, sasabihin mo sa Kaiser, gusto ko pong kunin yung kalahati lang kasi kailangan ko po ng cash. Pero yung kalahati po, pampa-check up ko po sa susunod, gagamitin ko sa healthcare needs ko sa sunod. Okay. Tapos yung pangatlo naman, magre-request ka ng ATM na ganon, ayaw mong kuhain lahat kasi may diversified investment ka pa at sources of funds sa iba mong mga businesses. So napakaganda, let it sit there at tumubo siya ng kanya. Diga po, so syempre, linawi natin, maghingi tayo ng paliwanag, ano po ang mangyayari at takbo ng aking fund pagkatapos po ng 20th year. Kukuha ka o re-request ka ng ATM, tapos pwede mong hingin, magkano ba ang gusto mong hingin? 10% as a source of your retirement fund or as a source of your income kapag ikaw ay nagre-retire. So diba, napakaganda, timeline pa lang, sigurado ka na na okay, hindi na ako magagalit o aasa sa ayuda ng aming local government kasi meron akong naihanda para sa aking sarili. Diga po, napakaganda at napaka-practical. So, kunwari, o example, age 30, may mga iba't iba po tayong klase ng plan ano na pwede nating i-discuss depende sa inyong edad, depende sa gusto ninyong terms of payment, depende sa gusto ninyong term insurance value, at kung ano ang gusto ninyong ipunin na amount. Ano po? So, pwede kayong mag-message sa akin. Ito din po, yon yung insurance benefits. Ito po ay available sa website ng Kaiser. Pwedeng basahin para sa mas malinaw na pagkaintindi. Downloadable din po ito. Ano? Nandyan yung mga benefits and all. So, bakit sinasabi na complete financial plan? Ano po? So, ito nga, itinuturo natin ito. Ano po? Na itayo natin ang ating bahay pinansyal ng matibay. Dapat siya ay parang ang haligi at ang pundasyon niya ay matibay. Para pagdating ng panahon at may pagsubok, gaya ng bagyo sa ating buhay, ay may sakit sa pamilya. Diga po, pagsubok sa ating buhay ang mamatayan. Pagsubok sa ating buhay ang may cancer sa family. Pagsubok o bagyo, isang lindol sa ating buhay kapag na-ospital ng matagalan ang ating ka-family member or tayo mismo. Diga po, kapag tayo ay walang healthcare, may tendency na bumagsak ang ating bahay. Malasog-lasog ang ating bahay. Diga po, ang healthcare din po ay protection para hindi maibenta ang ating mga investment. Lupa, bahay, tricycle, kalabaw, at kung ano-ano pa, bukirin, at kung ano-ano pa. Ang tendency kasi, ay ma'am, hindi ko na po kailangan yan. Meron po ako mga kondo, pwede ko pong ibenta iyon. Pero syempre, sa normal na kalakaran, diga po, pag nasa ospital na, ang lagay ay sasabihin mo sa counter, ma'am, yung kondo ko pwedeng ibayad. Hindi naman natanggap nga eh. Kasi diba sa counter, sa reception, tatanungin ka lang, paano nyo po babayaran ang inyong bill? Ito po ba ay HMO or cash? Ano po? So napakagandang bigyan ng consideration ito at napaka-practical po. Kailangan ng lahat at ito ay walang tapo na ipon. So again, tingnan natin, building a solid financial foundation. According sa priority pala ito. Ito po ay lahat iba't ibang klase ng ating financial needs. Pero ang pagpupundar o pagtatayo pala nito, dapat nagsisimula sa ilalim, sa pundasyon. At ang pundasyon pala ay healthcare. Protection, tapos bawasan ng utang o eliminate dahil ito ay anay, nagigiba sa ating bahay. Tapos po, protect ang emergency fund ay protection po sa investment. Diga po, kalimitan kasi sa kultura, ang nangyayari, emergency fund ay pangungutang. Emergency fund natin, isasangla ang passport, isasangla ang ATM, mangungutang, susugal kahit 10% or more. Ano po? Tapos saka pa pala yung investment. Hindi tayo pwedeng sabihin, OFW, maganda ang sweldo, jump into investment. Ano po? Sabi nga ni Robert Kiyosaki, you cannot invest unless you are fully protected. So, mas nauna yung protection. Life protection, accidental protection, disability protection, and health protection.
So, lahat po ito ay protection. Protection din ito para hindi mo maibenta ang iyong investment. Protection din ito para hindi ka mauwi sa pangungutang. Protection din ito para ikaw ay magkaroon ng peace of mind. Option din po ito para po ang solusyon po natin ay mabilis. Ano po? Nasa abroad tayo, may plan si family member, na hospital si family member, ikaw ang breadwinner, ano lang ang sasabihin mo? Ay utoy, gamitin mo yung iyong health card, pumunta ka sa pinakamalapit na hospital, accredited iyan. Diga po, napakasimple, napaka-alwan, hindi ka mai-stress. Talagang ito po ay solusyon. Kasi nung araw po, ako po ay talagang ranas na ranas ko ito sa totoong buhay ko. Kasi ang aking ama, sinasakay sa ambulance mula sa Mindoro, naka-monitor pa ako. Isang oras by land, papasok sa barko, papunta sa Batangas, 2.5 hours by sea, tapos po 3 hours by land, papunta sa UST. Mantakin yung sakit ng ulo yun. Wala kaming healthcare noon. Kaya ito po ay by heart ay ginagawa ko ang patuloy na pag-share kasi po ranas na ranas po ng aming pamilya ang magkasakit ng walang healthcare. Siyempre pagdating sa ospital, nakapila ka kasi wala kang healthcare, wala kang option kundi kasama ka ng maraming tao doon sa ward kasi walang option. Tiga po at walang health card. So, wala kaming option dati. Kailangan natin ng ganitong amount kasi i-co-confine si tatay. Pero habang nagta-travel pa, papunta sa barko, syempre naghahanap tayo ng mauutangan. Hindi po ito istorya. Ito po ay nangyari sa totoong buhay. Ano po? Kaya by heart, ito po ay ginagawa ko na mag-share sa mga kapwa natin OFW. Paano yung maganda yung ating healthcare na nararanasan dito sa Qatar. Pero pag uwi natin sa atin, hindi tayo maka-access ng hospital bed na may pindutan sa side kasi syempre hindi tayo nakapaghanda. Diga po, samantalang dito sa Qatar binaranas sa atin, maganda ang healthcare system nila. Hindi naman pwede na pag nagkasakit ka, dadalhin ka na sa ospital, pinapagalitan mo yung government. Na bakit ganito ang sistema? Hindi na eh, kasi gusto mong gumaling o gusto mong gumaling ang iyong family. Ano po? So, maghanda tayo. Dahil one way or another, ilayo ng malayong malayo, bagamat ayaw nating maranasan, pero darating ang panahon na manghihina ang ating katawan lupa, ano po, magkakasakit tayo. Kung hindi man tayo magkasakit kasi super healthy ka, ay di maganda't nagiging savings siya. Ano po? So, syempre, pag hindi natin kinaya, marami sa inyo dyan ang magsasabi, ay naku Mary Ann, hindi nga kaya ng aking sweldo, dadagdag pa sa gastos iyan. Ngayon po ay iba na ang hamon ng pagkakataon. Kung maintindihan natin na ang ating income ay hindi enough para ka makapagpundar, pero kailangan mong itayo ang bahay pinansyal mo, bigyan mo ng proteksyon ng iyong sarili, syempre maghahanap tayo ng paraan. Ano ba yung magagawa ko sa aking spare time para madagdagan ang source of income ko nang sa gayon ay ako'y makapagsimula sa aking healthcare? Diga po, hindi na pwede ngayon na isang source of income lang. Hindi pwedeng OFW ako, ganito lang ako, tatapusin ko ang kontrata ko. Hindi po ganun. Ngayon po ay makabago na. Maraming kailangan na nating kumilos at maghanda. Gamitin ang mga spare time para tayo ay mas makagenerate ng additional cash flow. Diga po. Kasi lahat makakapaghanda ka dito kapag maayos ang cash flow. Ano po? So, very important yan. Ganyan po kahalaga ang itinuturo natin dito. Actually, buhay ang itinuturo natin dito sa IMG. Ano po? Ano? Few alarming realities. Alamin natin ito. Ano po? Medical cost doubles every 5 to 7 years. Yung ating Kaiser, 7 years to pay. So, bago pa magdoble, dapat nakapaghanda na tayo. Ano po? Ito po ay picture ng Kaiser Medical Center. Sila po ay medical center, kapartner po ng IMG. So, sa patuloy nating pag-educate, pagtuturo sa napakaraming Pilipino, itinuturo po natin ang kahalagahan bakit kailangan kong maghanda. Ito ay para sa akin, hindi ito para kay Mary Ann dahil siya din ay may isipin na kanya.
Hindi ito para sa aking inay, hindi ito para sa aking kapatid, para ito sa akin. Ako ay isang OFW, deserve ko na bayaran ang susunod na sarili ko. Para sa sunod, may pampacheck up ako. Diga po, ganun po ang ating sasabihin sa ating sarili. A lot of sick people die, not because there is no medicine, but because there is no money. Ano po, majority of Filipinos don't save for future healthcare needs. Pero once naintindihan natin, kailangan mo ito, hindi naman nawawala yung pera. Kailangan lang intindihin, papaano ko i-maintain na active ang policy ko? Ano po, you cannot bring with you the benefit provided by your company. Yung health card po, ano po, hindi natin madadala. Kawala-wala niyan ay pipitsura natin at remembrance. Baka sa sunod, maipost na lang natin sa ating FB, magpapasalamat na lang tayo at babay na. Diga po, remembrance lang. Hindi natin madadala. Mamimiss lang natin yung medical benefits na nakukuha natin dito. Traditional healthcare companies covers ages 61. Opo, yung pong mga traditional healthcare companies, hindi po nagko-cover beyond 61. Ano po? Siyempre, di ba ang retirement age ngayon, mas pinabata nga eh. Ibig sabihin, mas malaki yung chance na malapit na hindi na natin magamit yung HMO, short-term HMO natin. Ano po? So, ano itong dito? There are lots of people rely on their children, sell property, borrow money for their medical needs during retirement. Ayaw naman nating mangyari yun. Kasi sa susunod, madidepress lang tayo, maaalala na naman natin ang ating nakaraan sa Qatar. Sabihin natin na, nung ako ay OFW, maganda ang aking mga nararanasan. Pero dahil hindi tayo naghanda, nakakaranas tayo nun. Rely on children, kung magkano lang ang ibigay nila, doon tayo maghuhusto. Or hindi pa tayo makapagpagamot kasi hindi pa nabibenta yung ating property. Or nangungutang tayo, nilulunok natin ang ating ego para tayo ay mapautang. Okay, ranas ko rin po iyan. Ano po? At mostly, sa maraming istorya at katotohanan, personal bankruptcy is due to medical crisis. Ito po ay mga katotohanan ng mga realities. Pero ayaw natin kahit alin dito ay mangyari sa atin. Kaya kailangan nating maghanda. Ano po? So ito, kapag pumunta tayo sa ospital, ganito po ang senaryo. Hindi po rin ito gawa-gawaan kasi ranas ko rin po ito. Ang aking tatay ay dinala ko sa ospital sa Regional Hospital ng Batangas City. Kasi po kami ay taga Mindoro. Ano po? Siyempre, sumakay kami sa barko nang wala namang, ano, hindi naman ayun ipabor sa amin. So kung ano ang schedule ng barko, dinala ko lang ang tatay ko sa Batangas. Pero dahilan sa walang available pa na room or dahil gabi kami dumating, wala po kaming pera pang hotel. Kaya dun ko po pinahiga ang tatay ko sa lobby ng Batangas Regional Hospital. Nanghingi ako ng patas-patas na karton para hindi naman direct sa sahig o sa floor ang aking ama. Pero ganito po ang style. Eh, maigi nga ito't naka-wheelchair na sa picture. Ako po talaga, alam na alam ko, tandang-tanda ko sa aking isip ang kalagayan ng aking ama dati. Sa kagustuhan ko na makapag-check up o mapa-check up siya, dinala ko siya ng barko night and travel. Dumating kami sa Regional Hospital madaling araw. So, nakaganito kami. Siyempre, dun ako sa charity. Diga po? Kaya, napakahirap. Ano po? So, tatanungin ka lang, paano ka magbabayad? Cash, charity, or HMO? Kung wala kang HMO, Health Maintenance Organization, na gaya ng Kaiser Card, so, option mo, cash. Diga po, or charity. Charity, pipila tayo at mag-iintay kung kailan kahit masakit na. Diga po, so realities po yan. Katotohanan, si Sharon Cuneta po ang ating ambassadress dito. Ano po, sabi nga niya, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser para sa'yo. So napakaganda na magsimula. Ang gusto ko, yung sigurado ako sa kalusugan ng aking pamilya.
Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep forgetting. We seem to forget that health is a real work. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Mas nananailangan yung lalong hihirapan. Kung kaya naman nilang magkulog, pa unti-unti, basta meron kanya may protection, kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng mga gamot, marami nakakasakit, maanak, diba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, parang na yung pamilya mo, at kahit na anong estado, it's one thing off your list. Maalalahanin, kahit ako, diba? That's why it's important to have it. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta Buhoko. My Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Ayan, ano po ulit? Healthcare, insurance, investment, 7-year savings, 20 years protection, lifetime coverage. When you get sick, kapag nagkasakit po tayo, yun po ay ating health fund. Pag tayo ay hindi naman nagkakasakit, nagiging savings siya. At tutubo ito over time. Kung tayo naman ay mag-retire ng matanda na at wala na tayong income, nagiging retirement fund po. Or syempre medical fund. So, napakaganda at walang tapon. Ano po? So, salamat po sa inyong panunood sa aking short video explanation para sa kahalagahan ng Kaiser. Kung kayo po ay may tanong about sa personal finance, ano po? Ito po yung bio link ko. bio_MaryAntukib. Ako po ay makukontak nyo sa pamamagitan ng Facebook ko. Yan po ay available dyan. facebook.com/MaryAntukib or messenger po m.me/MaryAntukib. Or para sa mga nasa Qatar, pwede po nyo akong isend ng WhatsApp para sa tanong. Ano po, pwede ko kayong i-meet ng personal, lalo na kung gusto ng husband and wife ng question and answer about Kaiser. Ano po, pwede po akong umikot around Doha para kayo ay ma-meet, lalo na ng inyong family, for question and answer. Ano po, and of course, you can email me at maryann04-0677@gmail.com. Thank you so much po sa inyong lahat and God bless.